Siyempre, di ba, ikaw yung batang natatakot before sa rejection, and then nakatanggap ng audition, nakapasa, na call back, dumiretso ng photo shoot. Ayan. So, anong feeling na after nung mga fears before, dito sa in-auditionin mo, parang first audition mo ba ito? Yes, first audition. Ayan. Dito sa first audition mo, nakapasok ka. At nakasama ka doon sa mga ipinakilala ng mga finalists. Yes. Anong feeling? Sobrang saya po. Hindi ko po in-expect talaga na makakapasok din ako. Mm-hmm. Sobrang ano, gusto kong sumigaw na sa tuwa na nakapasok ako. And syempre, thankful din ako kasi sila mama, nandyan lang din to support us mm-hmm. sa mga gusto namin. Ito talaga galing sa puso na gusto mong subukan to. O yes. Ito ba ay dahil na-pressure ka kasi syempre may kakambal ka tapos sila nag-debut sila. Tapos parang may mga na-feel ka ba na pag-iiwanan ako ng kakambal ko so kailangan ko ring mag-step up on my game? Actually, meron. Mm-hmm. Parang may one time na sinabi ko, hala, yung kakambal ko may career na. Sabi ko, ano kayang mangyayari na sa akin? Tapos, siyempre, ano, nag-iintay lang ako ganun. Tapos hanggang sa dumating nga yung ano, audition for Dreammaker. Tapos sabi ko, i-go ko na yun. Go ko na talaga agad. Walang pagdadalawang isip. Go ko na talaga. Mm-hmm. And sabi ko, para lang din makatulong kay mama. Ayun. Ay, ang bongga. Kasi ganun, di ba sa kambal, lagi natin naisip kung may inggitan ba sila, ganyan. Pero kasi marami na akong kambal na interview. It's parang ano daw, normal naman daw talaga kahit naman sa hindi kambal sa magkakapatid na may tabu-tampuan, ganyan. May pressure talaga. Pero kasi sa kambal, parang magkarugtong yung puso niyo. So, opo. Talagang parang pag may ginagawa siya, kailangan, yung hindi niyo na mamalayan, kailangan ganun din yung ginagawa mo. Di ba ganun sa inyo? Actually, ano, hindi rin namin in-expect na ano, hahantong kami sa gantong career. Kasi, ang akalang lang namin dati, ako kasi mahilig ako mag-volleyball. Tapos akala ko, yun na talaga yung career ko that time. Tapos siya din, akala niya ganun lang din. Pero yun kasi, yung twin sister ko is, sobrang ano siya, siya yung parang dancer sa aming dalawa talaga. Tapos parang ako yung singer, ganun. So unexpected yung mga nangyayari na yes, totoo po. Nakakagulat. Dito kayo dinala ng panahon. Opo, opo. Oo. Ayun na, after the photo shoot, what happened? Balikan na natin siya. After nung photo shoot, ano, parang kinausap kami. Ay, pinagtipon-tipon kami. Tapos, ayun. Malawakang pagtitipon. Yes. Tapos, ano, kinausap kami na sabi, ano na parang magsistart na ng training. Oo. Ganun. Tapos, parang ginroup-group kami. Tapos, ayun nga, nakagrupo ko sila, KL. Mm-hmm. Yes. Tapos, ayun. Nung una, sabi ko, magsasurvive kaya ako dito. Pero ba meron yun yung una, yung solo-solo muna, tapos i-ranking-ranking kayo? Yeah, so, yung mentors yung kay evaluation. Rey, yung mentors evaluation po. Ano yun? Ba't yun na naging song choice mo? Kasi syempre, aminin naman natin, hindi siya bagong song. Like, di ba, uso na yung mga sibling tulad mo, nasa yun ang lahat, dati-dati, mga ganun, di ba? Yung mga kantala Inigo, yung mga ganyan. Bakit yun ang naisip niya kami? Ano po, binigyan kami ng ano list ng songs. Tapos yung mga napili kong songs, eh, ang dami naming kakanta nun. Tapos, edi, kinausap ako kung pwede daw ako mag-change ng song. Ano dapat yung unang kakanta nun? Ano nga yun? Yung Bini-Bini. Ni Jana Gibbs. Yung Bini-Bini. Akala ko yun, na-na-na-na. Bini. Ha? Ganun. Ayun. Tapos, kinausap nga ako, tapos nag-suggest sila ng song. Mm-hmm. Tapos sabi ko, nung una kong pinakinggan, sabi ko, parang hindi siya bagay sa akin. Parang hindi ko siya genre. Tapos, tinry ko siyang aralin. Nung una, ano, parang nagdadalawang isip ako, gusto ko talaga magpalit ng song. Mm-hmm. Tapos nung nagpa-practice, pinractice ko na siya ng pinractice. Tapos habang pagka may ano kami, may vocal training, eh, yun yung pinapakanta. Tapos, sabi ko, parang okay naman siya. Kasi natutuwa yung coach namin.
na ano daw, ang galing ko daw ganun. Sino coach siya? Si ano, Coach Samish. Ay, ang wrong. Pero di ba sa lolo mo, lagi kang pinagpapractice sa mga old songs? Opo. So hindi mo ba naisip na parang good thing yun, na yun ang napunta sa'yo? Kasi syempre Ray Valera, batch ng lolo yan. Opo. Totoo naman, di ba? Hi, Sir Ray. Ay, oo, doon yung mga ganun. So parang, hindi mo ba yun na-realize na parang, ay, oo nga, no? May purpose pala yung pinapagawa sa akin ng lolo. Ano, sabi ko, na, yun na nga yung song ko. Sabi ko din na, ano, parang challenge na rin to sa akin. Mm-hmm. Kasi usually na kinakanta ko parang mga R&B, ganun. Mm-hmm. Tapos ito parang ano lang, chill lang, ganun. Tapos old song nga, ayun. Pang ilang rank ka na? Nung nakuha ko ranking, final ranking nun is rank 20. Oh, mataas na yun ha? Kasi ilan kayo? 62. So nasa top 20 ka, pasok ka doon. After that, nagkaroon kayo ng parang unang mga, yung groupings na? Wala. Yung mga first mission, yung mga ganyan? Wala pa po. Parang ano pa lang po. Sa ano pa? Ano na namin ang Take My Hand? Ayun, dun sa Take My Hand, parang naging leader si KL. Hindi po. Saan ano yun, round yung nag-leader siya? Tas, first mission po. Ayun, sa first mission niya. Sa first mission niya. So yun, nung kinuha ka ni KL doon, na nag-leader na siya doon, anong na-feel mo na isa ka sa mga napili niya? Ano mo, di ko po ako maiyak noon kasi napili ako ni KL. Kasi parang ano, lahat sila nagpipilian na ganun-ganun. Tapos sabi ko, hala, hindi pa rin ako napipili. Alam mo, ipili pa sa'yo. Sino si mga leader that time? Si Lawrence, si Rusu, si Matt, si Vinci, si Jero, si... Sino pa bang mga leader nun? Wala sa dami. Madami. Opo. So wala pong pumipili sa'yo. Opo. Oo. Wala pong pumipili sa'kin. Tapos ayun, parang napapaisip-isip na ako na, wala pa rin pumipili sa'kin. Tapos biglang ano, biglang si KL nga yung pumili sa'kin. Tapos, ano, pagyakap ko kay KL, muntik na ako umiyak. Oo. Tapos sabi niya, hala si OA naman. Para sa ano yan, di ba? Ano yan yung sa coconut song ba yun? Opo. Bago kasi namin makuha yung coconut song, ano, parang may ano pa, may pilian ng mga songs. Baka, yun yung sa door, di ba? Yung opo, yun. Sa door, oo. Tapos ang first choice kasi namin is He's Into Her talaga. Tapos sabi nila, nag-suggest sila na gusto niyo ba ng challenge? Mm-hmm. Tapos kami, umagree naman kami. Sabi, sige. O piliin natin yung ano, yung the coconut para ano daw, cute-cute daw. Mm-hmm. Tapos ayun, nagtagumpay naman kami na yun lang, yun yung pinili namin. Totoo. And dun sa challenge na yun, sa mission na yun, anong rank ka after? Hindi ko po alam yung final ranking ko nung ano, after ng first mission. Kasi, hindi na, wala ka ba sa top 20 or nasa 48 ka gano'n? Ah, yeah. Rank 48 ba ako? Oo. Basta, na-ano na rin po kasi ako. So, nun. Kung nasa rank 48 ka, anong pakiramdam na from rank 20, lumayo ka sa 48? Sobrang ano po, na-sad. Kasi, nung mga time na yon sobrang problemado ako dahil po sa lola ko. Kasi nung ano pa lang, nung parang rehearsal pa lang ng Take My Hand, wala pang shoot na. Ano? Ay nga po, namatay po yung lola ko. Gano'n kayo ka-close ng lola ko? Sobrang close po kasi simula, buntis pa lang po si mama sa aming dalawang ng twin sister ko nun siya na po yung lola namin. Tapos habang ginagawa niyo yung Dreammaker, naka-uwi ka? Ano po, nung that day po na nalaman ko na may nasinugod siya sa ospital, so nagsabi po agad ako sa kanila na uuwi po ako. Anong kailangan ko pong umuwi. Tapos, nung araw na yon kinabukasan, ano, parang may bigla ang shoot po kami, dorm diaries. Kasi hindi kami na lang po yung wala pang atang di pa nakakapag-shoot na. Tapos, nag-shoot po kami. Tapos, yung suot ko nun, blacks. Tapos, ano, nung araw na yun, hindi talaga ako mapakali nun.
Tapos, ano, sa after ng shoot namin, sabi sa akin na, hahatid daw ako ng van. Tapos, habang nag-iintay ako sa van, is, sabi, mag-ano daw muna ako, vocal training, ganun. Habang nagbo-vocal training kami, yung isip ko, ano, nandun, dun nakafocus sa lola ko, kasi gustong-gusto ko na po umuwi. Nung sinugod pa lang siya sa ospital. Tapos, hanggang sa ginabi na ako, ayun, tapos, inatid na nga ako ng van sa bahay. Tapos, pagdating ko sa bahay, dinala na sa ospital yung lola ko. Tapos, nag-chat ako, agad ako dun sa stepfather ko na, sabi ko, dyan ako dediretso. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya bawal daw. Kasi protocol daw. Kasi yung pandemic days yun. Oo. Tapos, sabi ko, sige, update mo na lang ako. Tapos, edi sinamahan ko na lang muna yung dalawa kong kapatid. Tapos habang nag-iintay ako ng update, nakatulog ako. Tapos bigla nung 12:45, narinig ko lang na nagre-ring yung phone ko. Tapos, pagsagot ko, ano, narinig ko na agad si mama, umiiyak. Tapos sabi ko, bakit? Tapos, ayun, sinabi niya na wala na daw yung lola ko. Pero nasa bahay ka niya, wala ka sa inyo. Nasa bahay po ako. Tapos, ano, ayun, nung nalaman ko, nagbadali ako agad, nagpalit ako agad ng damit. Tapos, ano, pumunta ako ng ospital. Tapos, ayun, nakita ko yung tita ko. Sobrang lupay-pay na. Kasi mom niya yon, yung lola namin. Tapos, ano yun, nakita ko yung lola ko, wala. Hindi ko naabot. What's your, ano, fondest memory with your lola? Bakit ganyan ka, sobra ka emosyonal? Ano, kasi, pagka, kunwari, ako lagi yung bumibili ng gamot niya, ganun. Tapos, binibigyan niya ako, pagka ako bumibili ng gamot niya, bibigyan niya ako ng, kunwari, 100, ganun. Masaya na ako nun. Tapos, syempre, siya din yung kasama namin simula bata pa. Kaya, sobrang hirap na dumating na rin sa point na sinabi ko, nagsasabi ako sa co-dream chaser ko na ayoko na. Kasi hindi ko kaya. Pero tinuloy mo pa rin. Yung tinuloy. So habang pina-perform mo yun, mabigat yung dinadala. Nung nakuha mo yung 48, nagpatong-patong yung bigat. Sobra po. And then after that, ayun, parang pinagpatuloy ko na lang na sinabi ko kay Denise na ayoko na. Gusto ko na mag-quit. Hindi ko kaya. Tapos, tuloy mo pa rin. Sinabi niya, ituloy mo na para kay Nay. Kasi nung shoot namin ng Take My Hand, ano, yun din yung araw na libing ng lola ko. Hindi ako nakapunta. Dahil na Take My Hand? Dahil may taping ng Take My Hand mo. So, dinire-diretso mo. After Coconut, ang next mo ay? Yun na po, na-eliminate ko ako dun. Anong feeling na sobrang, siyempre di alam ng tao na may ganun ka sa likod, tapos dumiretso pa, bumaba yung voters opo rank mo. Actually, nag-start po yun nung mga ano pa lang ng mga level for Take My Hand. Ano, kakabalik ko lang po dun, galing lamay ng lola ko, tapos ano, may nilalagnat po ako noon that time. Tapos, evaluation po namin na for Take My Hand. Tapos, hindi ko po nabigay yung best ko noon. Kasi, hindi nga dala ka. Opo. Tapos, ayun, nakuha ko yung, ano, yung level C. Tapos, after noon, sobrang akong naiyak. Kasi, sabi ko, hindi ko ata nagawa yung best ko. Sabi ko, pero sana na to, proud pa rin sila sa akin. Kasi, pinagpatuloy ko kahit
wala, hindi na niya ako naabutan. Uh-huh. Ano sa palagay mo ang mararamdaman at ma-feel ng lola mo na despite of everything that is happening, you still continue to pursue yung journey mo dun sa kauna-una ang in-auditionan mo na nakapasa ko? Ano, feel ko sobrang proud niya, lalo sa aming dalawa ng sister ko. Kasi nung, ano eh, lagi niya, nung pumasok ko sa Dreammaker, lagi niya akong hinahanap din. Mm-hmm. Tapos one time, umuwi ako. Galing ako nun ng school, kasi may inaasikaso ko nun sa school, tapos umuwi ako. Mm-hmm. Tapos, nung pagyakap ko sa lola ko, sobrang higpit. Tapos sabi niya, kailan ka na baga mabalik dito? Sabi ko, malapit na, Nay. Mauwi-uwi naman ako pag pwede. Ngayon, sa mga nangyayari sa'yo, given a chance to talk to your lord, anong gusto mo sabihin sa'yo? Sabi ko na, gusto kong sabihin sa kanya na sana proud siya sa amin, sa mga nararating namin. Lalo na sa aming dalawa ni Denise. And sana na bantayin niya lang kami lagi.